What's this? In the house of the righteous is much treasure, but the income of the wicked brings trouble. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minuto lamang na pag-decode nitong inyong treasure markers. At ang ating tatalakayan ngayon ay itong perfect treasure box marker na natagpuan ng ating katiyats. Bago natin yan tatalakayin, ako'y mag-shoutout muna. Shoutout muna tayo kina Freddy Suriano. Shoutout kay Jane Sirinio Ira, Peps Gilmar, Relio Jose, Jiko Gabrenes, Raul Trangia, Robert Cabonilas. Shoutout din kay John Maso, Dudo the Explorer, Tating Naliman Salay, Bubu, Mix Vlog, Carnel Manligas. Shoutout kay Injay, Sniper Takeda, Alex Parula, Rich Jean Sanchez, Danny Flores, Pangu Sylvester, Migoy, Ryan Rauning. And lastly, shoutout kina Maridel Di Castro, Elvin Pamaran, Hukbo ng Liwanag, PCU Minti sa Arnold Uwapin, at kay Negro T. Hunter. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay. Alright mga katiyats, ito yung picture na padala sa atin. Kung nakita nyo ay napakagandang man-made ito na carving sa bato. Ito'y nag-representa ng treasure box na nandyan lamang sa kanyang gilid. Okay, at bago natin yan i-analyze partially, ay tingnan muna natin ang iba pang picture. Ito yata yung likod nito. Okay. Sa likod nito ay ito, manipis na nga siya, pero nagaganyan yan na sign. Merong manipis din na si, at ito. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng or kahulugan nito mga katiyats? Okay, sa aking partial analysis ay itong dito, arrowhead, nagsasabi na treasure under or down or treasure in front. Dito lamang. Okay, at yan ay supported nito. Ito ay nagsasabi na treasure under the rock. Yan. And then, sinuportahan siya ng isang linya. Ang linya na yan ay, kung atin yan i-align, ayan, ay dito pa rin yan. Magpo-point. At hindi yan pupunta doon kasi naka-slant ito pababa. Nagaganyan siya. So, ang kanyang tinuturo ay ang ground. Kasi kung dito tayo pupunta sa itaas, walang ground dyan. Hangin lang dyan. So, wala dyan. Dito talaga yan. Mga katiyat. So, test din kayo dyan. Dito, dumidistansya lang kayo ng 1 or 3 meters. 1 to 3 meters distance ang inyong hukay sa front mismo ng sign na ito. Pero lakihan nyo, mga ganyan, kalaki ang hukay para matamaan yung item sa baba. Okay, yung ating hinahanap mga katiyat ay, ang aking mga analysis ay good for itong giveaway, yung mga mababaw lamang na hanggang 5 meters, 7 meters. Pero yung marami kasi sa ating mga katiyats ang nakatumbok ng vertical tunnel na itong entrance shaft. Entrance pa lamang yun, pero ang lalim ay nasa 10 meters na. At marami silang nasalubong ng mga markers katulad ng mga pagong, mga ulo ng ahas, sapatos, paa na bato, mga ganyan, uling, seals. Kapag ganyan, mga buhangin galing sa dagat, kapag ganyan na mga markers ang makikita nyo under the tunnel, mga katiyats, ang inyong natumbok ay big deposit at malalim. At kapag ganyan, kailangan na natin dyan ng tropa na makapag-provide ng financial support. Pagkain, alawan sa mga naghukay, at pangbayad sa mga equipment katulad ng jackhammer, ng industrial fan, ng submersible pumps. Kaya very encouraging ang big deposit. Kaya kung meron tayong makitang ganyan, ang payo ko ay makipagsanib-pwersa kayo sa mga
malalaking grupo na treasure hunter para sila nang mag-operate niyan. At kasama din kayo doon, of course. Pero ang pinansing ay sa kanila. Kung may makuha naman ay hati-hati naman yan, one share kada isa. So, huwag nyo nang isipin yung ma-distribute sa marami yung nakuha nyong gold bars. Ang importante, meron kayong kahit isang gold bars or kahit isang kilo na gold bar. Of course, 3 million na yung isang kilo. Pinakamagaan na Yamashita gold bars ay 3 kilos. So, pwede sa isang gold bars, tatlo ang maghati. Pwede na yan, mga katigats. Kisa kayong maghukay na wala kayong kagamitan at financing, lalo na sa itong pag-support ng mga timbers sa timbering ay napakalaging gasto niyan. Saan kayo kukuha ng mga kahoy na matibay? Kaya yan ang payo ko. Kaya sa akin ay palagi ako nagsabi na test dig nyo muna ng 2 meters kasi sa 2 meters ay meron na yung makikita na good sign ng treasures. Or minsan sa 2 meters lang ay matamaan nyo na yung item. Yung concrete box. Kaya dito sa sign na ito, ito yung nagsasabi na mayroong concrete box. Okay, ito yung close up ng arrowhead. Nandito nga. Ito. Yan ang treasure under yan. Itong mga dot dito ay natural na lamang yan. Yan ay natural pattern. Kasi marami sila. Ito pa. So, itong dito lang ang parang naaninag ko na handmade or ginawa ng kamay. Ngayon, puntahan na natin ang main event natin. Ito yan. Naku. Ang ganda nito. Dalawa yata yung meron dito. Kung yung mga sign kanina, ito, ay nasa likuran niya ng bato na ito, ibig sabihin ay merong dalawang deposito dito. Yung sa likuran, yun ang giveaway, yung dito sa likod. At itong harapan, medyo nagsasabi na kasi ito ng concrete box. Kaya ang concrete box, merong laman niya na 4-6 na gold bars. At ang maganda, ang mga gold bars na yan ay may timbang na 20 to 25 kilograms. So magkano ba yan? 3 million bawat kilo? 3 times 20 is 60 million approximately ang bawat bareta kung tama man ako. Compute nyo na lang mga katiyats. Basta sa akin kahit tipak lang na kaunti 1 kilo okay na. Kisa itong mangungutang pa tayo para sa financing yan. Okay, so yung likuran sa palagay ko ang giveaway kasi nandun yung C, nandun yung guhit at nandun yung arrowhead na may bilog sa baba niya. Ngayon itong sa harapan naman ang ating main event ay talagang makikita pa yung tool mark ko. Ito nagaganyan, yan ay gawa ng chisel. Okay, so ayan, ano nga ba ang ibig sabihin yan mga katigats? Nagsasabi siya na treasure in front or treasure beside this rock. Ngayon ang unang gawin dyan para hindi kayo maghukay muna ay of course, ayan, may titor muna tayo. Kuha ng meron akong tip sa inyo mga katigats na bumili kayo ng maso na maliit. Yung kaya ng isang kamay lamang, yung medyo mabigat sa martilyo. Yun ang daladala nyo sa inyong bag. Para pagpunta nyo ng kabundukan, meron kayong pangpukpok sa mga bato na ganito. Kasi yung bato na ganito, pwedeng ito na yun. Pwedeng ang bato na yan, kung malaki yan, pwedeng may laman yan na 4-6 na barita, lalo na kapag malalim ito, nagaganyan. Okay, merong, pwedeng merong laman yan. Kaya ang unang gawin, pukpuk system. Pukpukin yan ng maso, malakas na pagkapukpuk. At kapag tutunog siya or mabutas siya, naku,
jackpot, uwi na. Hindi na tayo magugay. Ngayon, kung hindi siya tutunog na hollow, meaning to say, ito'y marker lamang at nagtuturo din siya ng direksyon. Okay, saan nga ba ang direksyon ito na most probably ay nandoon? Mga katiyats. Okay, meron siyang ito. Ayan. Kung atin ito i-continue, itong naputol na picture, dapat kasi kumpleto yan. Ito kasi oh, yan ay man-made na linya yan. Kung ganyan yan, ibig sabihin ay treasure in front. Ang ganyan na mga maiksi, meron ako na encounter niyan sa bundok. Maiksi lang, ang haba niyan ay 4 or 5 inches. Ang pagukay niyan ay nasa 4 to 5 meters in front. So ito ang una natin na nahukay dahil sa sign na ito. In front. So 4 and 5 meters lang in front. Testdig kayo diyan mga katiyats. Malakas ang kutob ko dito sa marker na ito. Na mayroon talaga dito. So, kasi mayroong itong dito talagang ano yan. Handmade na line yan. So ito yung ating pinakauna. 50-50 lang ang ano ko dito mga katiyats. Itong una, 50% din ito. Itong pangalawa na paghanap natin, 50% din. Kasi given yan sa kung tingnan natin to aling side ba ang mahaba dyan? Of course ito na side ang mahaba kisa dito. Ngayon dito pa lamang sa dulo nito, napansin nyo ito mga katiyets, bakit matulis yan? Ito ganyan oh, matulis yan, magaganyan yan oh. Ayan. So, diyan pa lamang ay naku. Ayan ay nagtuturo na yan. Yan ay pointer. Ngayon, ang kahit wala itong kanto na merong matulis na pointer, ang gawin dito ay kunin lang ang gitna ng rectangle na yan, na box. Ayan. Kunin ang gitna niyan. Dahil sa ang side dito ay mahaba, diyan tayo kukuha ng direksyon. Kaya ang direksyon natin ay ito. Ayan, kasi kung doon naman tayo pupunta sa itaas, sabi ko kanina, wala nang ground, walang lupa diyan. Hangin lamang, so hindi diyan. Okay, dito talaga yan. Ngayon, ang layo niyan ay pwedeng kunin natin sa itong line na binigay dito. So, 4 meters. 4 meters kaagad ang unang hukay. 4 and 5 meters. Ayan, pinagsama na yung dalawa. 4 and 5 meters. Okay, palit tayo ng kulay. So, ito 4 and 5 meters. Pinagsama. Ang pangalawang distansya dito, mga katiyats, ay sa haba nitong box. Ano ba ang haba nitong box na ito? Ayan. Sa feet na lang tayo magbase. Kasi kung inches, masyadong mahaba na yan. Kasi malaki yan. So, feet tayo. Palagay ko 2 feet. So, 2 feet. Convert natin sa 2 meters. So, malapit lang. Dito lang. Okay, dito. 2 meters. Ang pinakamalapit niya. Kaya 2 to 4 meters. Itong dito 2 meters. Itong dito na grupo ay 4 meters. 4 and 5 meters. So, all in all, meron lang tayong... Okay, kulayan natin ang kulayan. Meron lang tayong tatlong test dig. Okay? Ibig sabihin ng test dig ay hindi pa yan final. Kasi kung ating kaagad yan hukayin ng malalim, diyan tayo mga ngamuti. Sa test dig kasi diyan malalaman natin kung positive ang ating tunnel. Ayan, so iyan ang ito.
ang 2 meters, ito ang pinagsamang 4 and 5 meters test dig. Okay, ako'y positive dyan mga katiyat sa inyong treasure sign, treasure marker, ayan, kasi yan ay perfect na perfect talaga siya na square box na nagrepresenta ng treasure inside the box. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat din sa inyong pag-subaybay at panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. At iiwanan ko kayo ng kasabihan na sa pagluto ng isda ay may iba't ibang putahe. Kaya sa mga treasure decoding ay mayroong iba-ibang opinion ang bawat decoder. Kaya kayo na lamang ang magbabalansi mga katiyats kung alin ang angkop or suitable sa inyong sariling analysis din. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you all. Ciao for now.